So ito mga kababae, no? So ito, kasalanan to ni Mami Peng. Ito meron akong papapanood sa inyo. Tapag-usapan natin itong blind item kasi ito eh, interesado kayo dito eh. Yan, napanood nyo na po itong video na to? Na si Sara Duterte, ano, tuwan-tuwa sa Dakota. Makakapel kasi tayo dito kasi merong ano eh, merong sound eh. Okay. So kanina kasi, dapat hindi ko tayo sasama ngayon eh. Eh kanina kasi, nung napanood ko si Coach Jarrett, ang daming tanong ng mga viewers tungkol nga dito sa basketball player issue. Diba? So tulad nga pa ng sinabi ko, sana wag naman sana tayo umabot sa pangyayari na ginawa ng mga DDS kay Leila De Lima. Okay lang yan siguro, mang asar, tawanan, makipagtawanan tayo, pero 'di ba? Yung gayahin natin yung ginawa ng mga DDS kay Leila De Lima kasi para sa akin napakapangit eh. 'Di ba? Kunwari isipin natin, ano bang tawag natin kay Leila De Lima? Ng mga DDS pala. Hindi pala ako kasali doon. Oh, anong tawag ng mga DDS kay Leila De Lima? 'Di ba? Saba. Saba. Eh paano naman kaya kung ang tawag naman natin kay Sara Duterte Dakota? 'Di ba? So syempre nakakabastos 'yon, 'di ba? Na ay si Sara Duterte mahilig pala sa basketballista na ano. Kasi mga kababayan, no. Ang sinasabi natin dito, problema na 'to ng mga naglabas ng blind item. Kasi yung blind item po nila is masyadong, para sa akin, medyo obvious na kung sino. Diba? Si Epifanio Labrador talagang gumawa pa talaga ng kwento eh. O na, diba? Napanood ko yung video ni Epifanio Labrador na siya mismo talaga gumagawa pa ng kwento. Pero yung information niya, galing lang din naman sa mga naglabas lang din naman ng blind item. Pero sa akin lang, ang sinasabi ko lang, hindi natin kinukonfirm na totoo yung blind item. Pero yung blind item po, ang pinapatukoyan doon si Sara. Ayun lang tayo. Sige na nga, panoorin na nga natin to, di ba? Tandaan nyo, Deputy Secretary to, ha? Yung lang kasi baka makaoperate tayo. Sige, panoorin natin to. Sige. North Dakota. Uy, sinubrayan yan. True. Oo nga, my God. Baka mag-viral to. Sabi nga, wala siyang basto. Mag-viral to, ano ba yan? Mag-viral ng Dakota. Wala kami ibig sa Dakota. North Dakota. Uy, sinubrayan yan. Parang ano eh, no? Meron pang ano eh. Parang may halong sensation eh. North Dakota. Uy, gustong-gusto ni Brian yan. North Dakota. Uy, gustong-gusto ni Brian yan. Eh, naka-live pala. Patay. Deputy Secretary. Eh so ito nga. Oh. So wag natin ano. Makita mo 'di ba? Oo. Sumisigat na si KQ. Oh, sige nga, initial nga diyan. Initial nga diyan mga bakla. Sino yung basketball player? Initial lang ha. Kasi may naglalabas na ng initial. Ayan 'no, ito yung isa oh. Ayan yung initial. Diyos ko, mga bakla. So, ayan yung initial na lumalabas. Tapos, meron pang isa, si ano. Paano yung isa? Yung nanapak? Si ano, ito, si... Ano, pangalan nito? Iba yan eh. Ayan yung nabuntis daw eh. Ay, nako, ewan ko ba. Hindi, ito lang, no. Ako, nakikitawa lang naman ako. Oh, yung isa si Jamo, si ano, si Amores yung isa. Si ano, si John Amores yung isa, di ba? Yan. Hindi ako Dakotaluslus. Dakotaluslus ang walang ya. Hindi, ito. Ano? Ako naman kasi nakikitawa lang naman po tayo dito. Ulitin ko lang, di ba? Hindi ko kinukonfirm na totoo yung blind item kasi masyadong distractive. 'Di ba? Masyadong distractive yung blind item. Oo. Kasi una, 'di ba? Masyadong distractive. Kasi una kasi dito yung pinag-uusapan kasi natin dito. Kung totoo man 'no, na sana hindi naman sana totoo. Ano yan eh, pasok sa immoral eh. Unang-una may asawa yung tao, meron silang may asawa sila.
para sila may asawa, nakabuntis yung isa, tapos may boyfriend yung isa, so immoral. So, sa constitution po natin at sa batas po natin, kapag ang isang public servant po ay pumasok po sa isang immoral na sitwasyon o relasyon, sibak po sa pwesto. Ayun yun. So, ito lang, no? Kasi mga kababayan talaga, no? Pag ganyan kasi talagang mga blind item at medyo maintriga talaga yung mga Pilipino. sana lang, hanggang dito lang sana tayo sa pagtawa lang. Tawanan natin, di ba? Parang nakakatawa lang, enjoy lang natin. Kasi mga ano naman yung mga public figure naman yan. Pero wag sana umabot sa punto na tulad din po ng ginagawa po ng mga DDS kay Layla De Lima na tinawag nilang saba, tinawag nilang may sex video. Diba, isipin nyo lang mga kababayan, no? Hindi ko talaga kaya, no? Na kung ano yung naranasan ni Layla De Lima, maranasan din ni Sara Duterte. Parang, well, di ba, critic ako ni Sara Duterte sa mga ginagawa niya. Pero sa personal niyang buhay, iba yun eh. Hindi ko kayang makita si Sara Duterte na andun sa sitwasyon ni Layla De Lima na binabastos po ng mga tao. Disbar din pala, no? O nga pala. O, pasok din pala sa disbar. Oo. Di ba? North Dakota. Gustong-gusto ni Brian yan. Pero sa akin wala. Ano? Hindi, pero kasi Mami Peng, kasi pasok sa ano eh. Pasok sa immoral eh. Kung totoo man. Kung totoo man. Pero sana hindi. Ayun lang. Sana hindi. Ayan kasi, naglalabas-labas ng blind item eh. Actually, hindi ko sila kinakausap tungkol sa blind item na yan. Yung dalawang vlogger na naglabas niyan, hindi ko sila kinakausap regarding diyan. Nag-uusap kami. Si Mike, nag-uusap kami kanina, pero iba yung pinag-usapan namin. Business. Oo. Si Nino, nag-usap kami nung uli, nung live stream ni Mike Cervera. Ayun din pinag-usapan namin, pero walang details. Yun nga lang kasi mga kababayan, may mga kababayan po tayo na nakaabang. Kapag ito yung topic, may mga nagko-comment sa baba, at syempre pag may nagko-comment sa baba, kakalat talaga yan. Di ba? So, ayun lang. So, medyo mabigat din yun kasi binigyan pa raw ng ano, di ba? Binigyan pa daw ng tawag nito? Binigyan pa ng gas station. O, di ba? Di ba? So yon. So sa akin lang, ano lang, wala lang, tumatawa lang ako, nakikitawa lang ako. Pero kasi obvious naman yung ano eh. Obvious yung tawag nito. Yung clue, napaka-obvious ng clue. Government official. Hindi senador, hindi congressman, hindi mayor, hindi barangay chairman. Mas mataas pa doon. Hindi ka level. Eh sino ba 'yon? Yan 'di ba? Ang daming mawawala kay ano dito, kay Sara. Una, vice president. Tapos reservist pa, 'di ba? Ng Navy, 'di ba? Navy. Reservist ng Navy. Tapos deputy secretary, tapos abogada. 'Di ba? Kung totoo 'yon, pasok po sa immorality na which is bawal. 'Di ba? Pero yun, pero sana ano, sana hindi totoo, sana hanggang dito lang sana to sa tumatawa lang tayo. 'Di ba? 'Di ba? O cabinet din, 'di ba? Deputy secretary. Sana hanggang dito lang na tumatawa lang tayo, na naaliw lang tayo. Pero sa punto na bastusin, parang tulad ng ginawa nila kay Layla De Lima sa nawag, 'di ba? Pero nakakatawa eh. North Dakota. North Dakota. Gustong-gusto ni Brian yan. Hindi, ano bang bisibin ng Dakota? Hindi ko alam, di ba lugar yun? Di ba lugar yun, yung Dakota? Ewan ko lang sa ano. Sa Bisaya, anong bisibin ng Dakota sa Bisaya? Hindi ko alam. Yan. So, thank you po mga kababayan. Sa mixing content lang po, no? So kung totoo yan, i-deserve niyang mabastos. Ay, kasi Mami Peng ngayon, babae pa. Galing pa sa kapawa niya, babae yan. Ha? Pero ako, hindi. And, actually, si De Lima, hindi ko naman siya nabastos eh, si De Lima. Ayoko kay De Lima nung eleksyon. Pero
ano bang nabanggit ko kay Dilima? Wala eh, hindi umabot sa ano eh, na si, yung binanggit ko na, yung nabanggit ko na si Dilima Malibog, may sex video, wala, wala, hindi umabot. Alam ko, natawag ko siyang Saba, hanggang doon lang. Pero yung ginawa ng DDS, hindi ko nagawa. Dako Malaki. Diba? North Dakota. So thank you po at maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Norma, kay Mami Peng, kay Kapdong, kay Miyu, kay Ma'am Joanna, kay Vilma, hello po, yan yan. Kay Guadalupe Tonya, hello po. And then, kay Philip Lawrence, thank you po. And thank you po, maraming salamat po, no. So kita na lang po ulit tayo, no. Ang 22 years old, agresibo ang mga yan. Ikaw naman eh. Ang 22, oo nga, naalala ko nung 22 years old ako, North Dakota. sige po, maraming salamat po. Thank you po. Kita na lang po ulit tayo sa susunod po na video. Salamat po. Thank you po.